kami yung babae lang, kami yung leader, kami yung grupo ng kababaihan na mayroong merong kakayanan. Hindi lang pang tahanan ang isang ina. Hindi lang pala ako dapat pang bahay. Hindi lang pala dapat ako taga-anak, tagapag-alaga ng aking mga anak, kundi magkaroon ako ng ambag sa kalikasan o sa aming pamumuhay mismo. Ako po si Normalyn Ongriano Ritual ng Barangay Magsikap, General Nakam. Dati sa simpleng pamumuhay at simpleng ina, ay yung parang wala akong pakialam sa kapaligiran. Ano mang gawain ninyo diyan, ay bahala kayo. Pero mula nung nasangkot nga kami dito sa Women Go, napakalaking bagay yung connection baga na ito pala na yung kailangang gawin. Human society has long depended on the natural environment to survive and thrive. And women are among the biggest consumers of forest and natural resources. Yet their voices are rarely heard. Their contribution and participation in decision-making are limited. The Women Go Project aims to elevate the influence of women in protected area governance and social change in the municipalities of Rial, Infanta, and General Nakar in Quezon. For 4 years, it empowered women, highlighting their role and contribution not only in ensuring the well-being of families and communities, but also in natural resource management, including managing environmental and disaster risks, active involvement in creating strategies for the management of protected areas, improving climate resiliency, and promoting environment-friendly livelihoods. Ang project ngayon ng Haribon Foundation dito sa Reyna area ay tinatawag namin itong Women Go, or ang title ng buong project ay Enhancing the Role of Women in Protected Area Governance for Social Change. Dito sa Reyna or dito sa Rial, Infanta, and General Nakar, na nandito yung project ngayon ng Women Go. Nandito yung protected area, yung PP1636 na nasa Sierra Madre. Nandito din ang sightings ng Philippine Eagle na siya yung indicator na kung nandyan siya ay nandun yung malusog na kabundukan, malusog na kalikasan. Pag pinag-usapan natin ay sustainability ng ating natural resources, malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga kababaihan dahil sila yung katuwang ng ating mga kalalakihan sa pamahala ng kanilang pamilya. So, usapin pa lang ng pagbuo ng pamilya, in terms of values, malaki ang input ng mga nanay natin, ng ating mga kababaihan, paano huhubugin ang pananaw, ang pag-iisip, ang kultura ng ating mga kabataan. Yung partnership natin with Haribon Foundation, nagiging channel ang Haribon, paano natin bibigyan ng capacity development trainings ang ating mga kababaihan. Ang mainly focus or yung component ng project governance, forest governance, na pinapasali natin, ini-encourage natin ang gobyerno at ang kababaihan na sumali, like the Pambi. So ang protected area 1636 ng Quezon Province ay meron siyang Protected Area Management Board na by law, mandated ito na dapat may representation sa women, kababaihan. Ang Kalipi Federation po ay binubuo ng 17 barangay na may kanya-kanyang pangulo. Simula po na dumating ang Haribon Foundation, ang Women Go Project, nagkaroon po kami ng direksyon, natuto po kaming makibagay, makisalamuha sa iba't ibang klase ng tao, natuto kaming magsalita dahil nga po sa mga iba't ibang trainings and seminars na inyo pong ibinigay sa amin. Doon po kami nagbukas ang kaisipan. Yung pong mga natutuhan namin doon, naiibahagi namin sa aming samahan. Kagaya po nung sa nature-based solution, doon po namin na naintindihang maigi, kumbaga po nalasahang maigi, kung paano po yung kalikasan tumutulong sa tao. Nakikita ko po sa Tagumpay
ng aming pagiging magka-partner ng Women Go at ng Kumare, yung mga simpleng nanay sa bahay, ay pag napasama dito sa project na ito, nagkakaroon ba sila ng pag-iisip o nabubuksan yung kanilang isipan? Sa gender and development, so pinipilit natin na ma-attain yung participation ng mga kababaihan at makasama sila sa mga pagpaplano, pagbubuo ng mga polisiya para sa ating kalikasan. Aim ni Haribon na i-alliance ito, i-federate itong tatlong munisipyo para ma-sure natin na sa agenda ng Local Council of Women ay maisasali nila hindi lang usapin sa kababaihan, kundi usapin sa kalikasan o management ng kalikasan. Nakiisang bayan ng Rial sa pagbubuo ng Reyna Women's Alliance ng tatlong bayan dahil ang ninanais natin ay mas mapalakas ang boses ng mga kababaihan pagdating dun sa aspeto ng women empowerment at the same time ay yung boses para sa pagprotekta ng ating kalikasan lalo na yung ating protected area sa tatlong bayan. So ibig sabihin kung magkakaisa ang tatlong bayan mas lalakas ang boses nito. Ang Kumare po ay may doong 2,005 members na napapalooban po sa limang bayan. Ito po yung Rial, Infanta, Pulilio, Bordeos at Panukulan. Sa kasalukuyan po ay ang ginagawa po ng aming mga miyembro ay itong pag-clean up sa area po na kung saan mayroon kaming miyembro sa mga bawat barangay. At ganun din po ang pagmamangrove planting, tree planting, at ito po ay ginagawa namin sa mga upland area. Kami may mga proyekto dito na once a month halos ay nagtatanim kami ng mga katutubong puno. Kung maraming puno, kahit gaano kalakas ang hangin na dumating, kung may bagyo, ay nasasanggan nito. Binigyan ng project ang itong mga women organizations ng sustainable livelihood na tinatawag nating biodiversity-friendly enterprise na ito ay hindi siya harmful, nagko-conserve siya sa environment. Together with partners, Women Go has achieved several key milestones through the four-year project. Three women federations became official members of the Agos Watershed Management Council. Three local government units created their gender and development plans integrated with biodiversity conservation and natural resource management agenda. A gender-responsive protected area management plan was developed and approved by the Protected Area Management Board. Five women's organizations were also accredited by the Sangguniang Bayan, and three were given seats in their respective municipal development council. Nine women's organizations were trained with basic life skills programs, and a total of 60 women applied the basic life skills they've learned. Nine biodiversity-friendly enterprises became operational and are generating income. Throughout the project, four nature-based solutions projects were developed by the women's groups, and one of these has been submitted for potential international funding. To carry on the work in the area for the years to come, the Reyna Alliance of Local Council of Women was organized. Nasahay ko po sa Haribon Foundation at European Union. Laking pasasalamat po namin na sila ay dumating sa organisasyon namin at kami tinuruan ng lahat ng bagay. Makapagtayo ng isang proyekto. Pinaunawa nila sa amin kung ano talaga yung kahalagahan ng ating kalikasan. Na ito yung pinagkukunan natin ng pangkabuhayan, ng ating malinis na lalanghaping hangin, ating iinumin na malinis na tubig. Kaya laking pasalamat po namin sa Haribon at sila ay dumating. At beto na ang aming samahan, ang Kalipi Federasyon patuloy na lilipad. Talagang sinikap ng dalawang ahensya, ng Haribon at ng European Union na mapataas talaga yung estado ng ating kababaihan. Makikita talaga yung paano na-empower yung ating kababaihan after this project.
Kaya sana pahalaghan itong ginawang ito ng Haribon at ng European Union, ay pahalaghan ng ating susunod na henerasyon at sana mas higitan pa nila. Yung pong lahat nung na-seminar namin ay amin pong naiisa buhay na sa ngayon. Kaya po kami pasalamat po sa Haribon at dumating na kami po kumagang po sa binigyan kami ng pakpak. As the Women Go Project reaches its end, the journey of shaping the cause of conservation by the women champions of Rial, Infanta, and General Nacar has just begun.